paano mo naisipan na itayo tong salon and spa mo? Actually, na yung kaibigan ko ang nag-refer sa akin about dito sa salon na to. So, dinrap din namin. Opportunity din ako sa Duel dahil sa kanya. Posible din ako. Nandito ako ngayon sa Cherry Salon and Spa. Kakausapin ko para malaman natin kung ano ang sikreto ng isang OFW. Tara, samahan niyo ako. Good for me lately. Ano yung ginagawa mo? Dati, nagtatrabaho ako sa amin sa Qatar. Sa Qatar? Almost 5 years na. Yun. Pakikwento nga sa amin kung paano mo naisipan na itayo. Yung, dati pa yun yung sa kaibigan ko kasi na pangarap niya rin magkaroon ng salon. So, kinarap niya rin. Tapos, kinarap niya rin para din sa amin. Sa kagustuhan niya rin. Ayun, ginawa ko din. So parang pinaghirapan mo tong shop, yung salon mo na to, para lang sa kaibigan mo? Hindi, dalawa din kami. Kasi dati pa yun eh. Dati pa yun na nagamit kami dati. Kung nasa ibang bansa pa. Actually, meron na rin siyang salon dati. Eh, kaso parang hindi niya nakayanan yun. So, gusto niya yung magkasama kami. Parang, paano nasa ibang bansa ka? Pakikwento ka sa amin. Dati pa kasi yun, yung sa ibang bansa kasi ako, araw-araw kami nag-uuso. Eh, ang gusto niya kasi magkaroon ng salon. Kumbaga, magka-social kami. Ay, yung naging ano, hanggang nun, umuwi na ako dito. So, bago ka lang umuwi? Parang magbakasin lang? Last month lang. Last month lang? So, bago tong salon mo? Oo, bago lang. Gaano ka katagal sa Qatar? Matagal na, may mga 5 years na. Kasi galing pa ako sa Saudi dati. Oo. Saudi ako dati, 4 years na. Wow. Ano yung ginagawa mo sa Qatar? Dito, trabaho bahay, minsan gala, ganyan. Ano yung trabaho yun? Sa Qatar National Bank. Banko yun. Medyo malaki yun. Tapos sa ibang mga trabaho. Kaya dun din ang sakay. Okay, bon. Tapos hindi ka ba natatakot na mag-invest dito tapos babalik ka ulit doon? Hindi naman. Kasi may siwala naman kami sa isa't isa. At saka andyan din naman yung makakasama niya yung mga kapatid ko. So wala naman pagkakasin namin. Pero dati, may experience ka na talaga sa negosyo? Dati, yung kasama ko yung nanay ko dati. Kasi since nag-stay ako dito sa Pinas, never naman ako magtrabaho. Wala ka sa kasama ko yung nanay ko dati. Pakikwento nga sa amin. Yung mag-deliver kami ng, ano, ng pagkain dati. Tapos napamutang din kami ng pera sa city. Hanggang nung naisipan kong nag-abroad mo. Nangyari, pati siya sa tulog. Kaya yung dating business na wala. Pinalaki ka na sa negosyo? Hindi. Hindi naman ako napalaki sa negosyo. Kumbaga, wala pa akong alam ng dati. Oo, actually, dati may negosyo ang nanay ko dati sa probinsya yun. Kaso, nagkahiwalay siya ng tatay ko. Kaya, kawatapan. Yuji, kwentuhan mo nga kami kung gaano ang sitwasyon o yung pamumuhay sa ibang bansa. Siyempre, doon, trabaho. Dito, iba-ibang buhay dito eh. Pag sa ibang bansa ka, siyempre eh. Hindi naman pare-pareho na yung buhay sa ibang bansa. Dito, pamili mo kasi ang buhay na pamilya mo. Kahit mahirap yung buhay. Hindi ka tulad doon. Kumbaga, ang mula kasi doon. Yung trabaho. Minsan, stress ka rin. Yung nangyayari. Pero enjoy lang din. Basta makaintyon lang natin. Yun lang. Pero kung kunyari, yung sumikat yung salon mo, kung ikaw, papipiliin ka sa negosyo o dun sa trabaho? Parehas lang. Actually, wala naman akong pinipili eh. Kasi parehas lang naman kumikita eh. Nilan naman yung akin. Pakikwintuhan niya kami kasi pag sa ibang bansa, nagtrabaho ka, iba-iba yung ano eh. Iba-ibang storya nila. Sa'yo, pakikwintuhan niya kami kung paano yung pamumuhay mo doon. Pamumuhay ko doon,
masaya. Minsan malungkot, minsan hindi, kasi marami kang kaibigan. Kumbaga, araw-araw siya para sa bansa rin. Pero enjoy-enjoy lang din naman. Kasi hindi ko naman naranasan yung stress ito. Kasi siyempre marami kang kaibigan kahit araw-araw. Pero pagka... Pero nandun yung nanay ko. Aning nanay mo nandun? Judy, paano mo nilalabanan yung ano? Yung sabi nila na lungkot pag sa ibang bansa ka? Wala, hindi ko iniisip yung ganun. Kasi masaya ako sa anong ginagawa. Basta importante sa akin kung nakita ako. Paano mo naman nasasabi? Kasi sabi ng iba, may nakausap ako. Yung isang paa mo nasa huwag. Para ka rin parang sundalo. Parang ganun din. Nakikipaglaban ka sa... Kaya nga nakipagsapan na rin sa ibang bansa. Para kumita ka, diba? Para sa gusto mong ano, tuparin sa sarili. Ayun. Experience na lang, Juji, para sa mga tao na gusto rin pumunta sa ibang bansa. Anong masasabi mo sa kanila? Sa akin naman, na tiyaga lang. Kumbaga, para sa pamilya mo. Yun lang. Kasi, kung para naman sa sarili mo, gawin mo lahat eh. At saka sa... Saka sa future mo, if in case lang. Ayun lang. Ayun. Sa pagtatayo mo naman ng negosyo, anong masasabi mo sa mga tao na tulad mo, hindi naman lahat kasi, tulad mo na maganda yung trabaho, nasa banko, sila, ano yung masasabi mo sa kanila na pwede nilang gayahin? Laban lang, hanggat kaya, kasi wag lang mawala ng pag-asa. Kasi kakayanin lang, yun lang yung importansi doon sa sala. Tips na lang. Tips sa pagiging negosyante mo at isang pagiging OFW na isang magandang trabaho na napuntahan mo doon. Buhay abroad. Iba naman yung ano ng tao eh. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung kagustuhan ng iba. Nasa kanila naman na yun, basta sa akin naman, kinakaya ko naman lang. Para sa pamilya. And para sa mga ano ko din sa kaibigan ko. Sa akin, wala namang importante yung boss or ano pa man. Ang akin lang yun, kung kikita ka sa patay. Pero yung salon mo, well, may experience ka nito? Actually, the first time ko to. Kasi ang layo ng ginagawa mo, tatrabaho ka sa banko, tapos nagdigusyo ka ng salon. Yung kaibigan ko kasi dati, yung kaibigan ko na to, ano, kasamahan ko siya dati sa trabaho na rin. Kumbaga din ako natuluhan. Hindi man lang pumasok sa kahit isang bisis sa isip mo na baka masayang ng pinaghirapan mo? Hindi naman, kasi imposible naman siya. Kumbaga gusto niya rin. So, gusto ko niya rin. Yung isang bagay na pinakamahirap na nilagpasan mo na masabi mong yun talaga yung pagsubok na nagiging okay ka? Yun siguro yung time na umuwi ako nung pinauwi ako ng ama ko. Yung sobrang hirap ko na nag-stay ako dito. Pero nakayanan ko naman, nagawan ko ng parang hanggang ito na bigay ko. Paano pinauwi ka ng ama mo? Kaaway kami. Ayun, nauwi ko siya. Yun. Eh ano naman yung masasabi mo na pinakamasayang nangyari sa buhay mo? Sa akin, yung natupad ko din yung gusto ko. Ayun. At saka yung importante lang sa akin, na nakasim mo magulang. Good for me.